subscribe. Okay, dito kami sa dalawang Dalagita. Dalagita. And dalang-dala natin na. Para malaman ang katotohanan sa pag-ibig. Pag-ibig pala to? Nagkamali ka na ng interview. So, unang-una si Shell. Ano bang hinahanap mo sa lalaki? Ako? Ano? Siyempre... Mabait! Unang-una, siyempre is sincerity. Diba? Sincerity, love, care, and affection. Ayun. Tsaka siyempre loyalty. Eh kung walang trabaho. And security. Security. Security guard ba yung hinahanap mo? Bakit? Tama naman, di ba, Fred? Tama. Akala ko security guard. Gag. Ang dami nga edit ni Fred. Si Mars Agnes naman. Same question. Ang hinanap ko, na nakita ko naman na, di ba? Wow. Ano siya, loyal siya. Tapos syempre, pogi. At saka, mabait naman siya. Yun. Okay. Next question. So, alam na natin anong pinipili nyo. Pero, may preference ba kayo kung Filipino o taga-ibang bansa? Well, actually ako, wala. And to be honest, I never thought talaga na magkakagusto ako sa foreigner. Kasi, when I was younger, talagang solid Filipino ako. But, something happened and it came out na nag-start akong ma-attract sa foreign people. So, hindi ko masabi na may preference kasi it's just happened. You know? Because yung darling ko ngayon is foreigner. So, wala. Walang preference actually. Okay. Walang preference. Ano? Dati kasi after ng ano ko, ng mga hiwalayang effect ko sa mga jowables ko. Ayoko na lang ng Pinoy. Kaya gusto ko na rin talaga ng foreigner ba. Gusto ko yung maputi, matangkad, matangos ang ilong. Tapos yung laging may laman yung ano niya. Lagi may laman yung wallet. Yung bubo ko yung... Yung bulsa niya. Charot lang. Pero totoo yun. Matagal na ayoko na sa... Pero syempre, mahal ko yung mga kababayan ko. Yung lang, sa partner lang. Ayoko na ng ano. Gusto ko yung umi-English ba ako ng konti? Nadala ka na ba? Oo. Ayun lang. Ngayon, before na tayo mag-continue sa interview, anong masasabi mo about yourself? Ano yung highlights mo? Sino si Mars Agnes? Highlights? Sino ka? Ano ba ako? Siguro, ako. Pinatatag na lang ako ng karanasan. Oo, kasi... Hindi mo na Tagalog? Tanong mo nila kay Sol. Oo, pinatatag ako ng karanasan. Tapos, matapang ako kasi waray ako. Kaya huwag kang ano-ano dyan. Ayun, mabait naman ako. Tsaka pagmahal at maalaga. Lalo na sa mahal ko sa buhay. Yun si Agnes. Ako yun. Si Shera? Well, actually, hindi ko rin kilala sarili ko yung joke. Siyempre ako as ano. Wala. Totoong tao lang, naging matapang dahil din sa mga pagsubok sa buhay, pero iyakan na eh, no? Masayahin ako, palabiro. Pagka nakasama mo ko, hindi ka mabubore.
sabi nila, mostly... Mauubos lang pera mo. Mauubos lang ang pera niya sa akin. Ayun, mapagmahal siyempre sa taong deserving na mahalin. So, ang pagka-attraction, first, pag nakita mo yung lalaki, ano, naniniwala ka ba sa first impression? First impression. Love at first sight? Love at first sight. Paano may explain nyo? Kung totoo ba yun sa sa'yo? Nakita mo siya sa Jollibee. Ano dapat kailangan bago ka mapatingin sa kanya na kakakaroon ka ng gusto? Walang love at first sight. I don't believe in that. Pero attraction, of course, because attraction is different from from love. Syempre, we all know na kung sinabi mong love, meron niyang exact definition na wala siya talaga exact definition, pero it involves yung totoong nararamdaman, di ba? From within. Pero kaya hindi totoo yung love at first sight. Pag may nakita kang tao na sa tingin mo, syempre physically, di ba? You will get attracted physically. Crush lang yun, infatuation lang yun, pero it's different from love. Pero yung reference kanina pala, actually meron, mahilig ako talaga sa white complexion. Mabilis ako, mas ma-attract ako sa ganyan. Yung maganda yung skin. Yun lang. Kumbaga sa manok, hindi native ang gusto niya. White leghorn. White leghorn. Yung maano. Yung nagpipink pa yung putis. Ano lang yun, sa attraction. Sa attraction lang yun, pero di ba yung... Ang topic mo is if you believe in love at first sight. No, there's no such things like that. Kasi iba ang definition ng love. So, kaya naman, Mars. Attraction. Attraction siguro. Na-attract paano mo sa... Paano ba ma-attract sa isang tao? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Nakita mo siya, pogi, nainlove ka na kagad. Can that happen? Mangyayari ba sa'yo yun? Sa tanda ko, hindi na... Hindi, from your experience... Overall, nakikita mo, pag meron ka nakita pogi o pangit o nakakotse. Dati, nung kabataan, ayan, yung first impression, ganyan, chubanes. Na-attract ako sa matangkad talaga, tsaka matangos ang ilong, white leghorn. Blue eyes ang hinahan. Pero, sa ngayon, hindi na. Kasi... Before kasi hindi. Nagbe-base na ako talaga sa pagkausap mo. Kung masaya ka bang kausap siya. Kung kampante ka. Kung komportable kang kasama mo siya. Ganun. Ganun na ngayon. Kasi nagmamatured na nga tayo. Ganyan. Well, that brings me to the next topic. Kasi since this maturity ang pinag-uusapan. Pagdating doon sa... forbidden word na sex, ano ba yung expectation nyo sa mga lalaki? How long? Jambuhat dog. Performance, lahat. Ikaw muna magbisa kasi. Wilt ako! No, I'm not! Kasi nga wala. Ano, preference na naman yan, ha? It's like preference mo. Siyempre dahil. Gusto mo once a week? Every day. When it comes to 30 minutes. When it comes to making love. Oh. Ay, wala. Laban. Laban as long as I can. Diba? Sa mag-init. Expectation mo sa kanya. Expect ako. Yung expectations, kasi, well, yung partner ko is not that young anymore. So, diba, I am younger than him. So, I'm not expecting so much from him, pero it doesn't mean na malilesen yung love mo sa tao, di ba? So, once a week? Not really. Well, every other day. Every meal. It always depends on him, kasi I'm always ready to go. Pero ano expectation mo na? Sa jowa mo, ganun. Every day, every other day. Every day, di ba? Every day, like... 5 times a day. Just kidding. No, joke lang. Ako din, mga ganun. Once a day. Or siguro 5 times a week. 30 minutes a piece.
Time talaga week. May oras pa.